sa mga kaibigan, ano. Hindi naman siya yung, ano, yung mabagal. Sumasabay siya sa motion. Tip ko lang sa inyo, huwag niyo po siyang ilalagay sa rep. Kasi mag-iba po talaga, nilalagay ho sa rep ng cellphone. What's up guys? It's me, Marquid C. Welcome or welcome back sa aking channel, or kung bago ka lang sa aking channel, mag-subscribe ka na dyan and click the notification bell sa tabi ng subscribe button para updated ka. And for today's video, gagawin ko tong pinaka-highly requested sa aking channel kahit hindi naman ho ako tech vlogger. Nakatang naman sa title na tayo ay magre-review ng murang iPhone na nabili ko 6 months ago. Yes po, sa Facebook po ako bumili ng aking iPhone 7, which is ito. Yan. Parang ano, nasang cutics. Amoy cutics. Kung gusto niyo mapanood yung part 1 ng aking video kung saan ay nag-unbox ako ng iPhone, dito po, iiwan ko dito. Yan. Kung napapansin niyo po, kitlang-kita na po yung aking mga tigyawan dahil may ring light na po tayo. Akatayo, patay na puruhan. Bago. Guys, yung nabago sa aking cellphone ay bukod sa casing, meron na po tayong, hindi lang po casing ang bago dito sa aking phone guys. Bumili ako ng bagong battery noon after kong i-film yung video. Bumili ako sa Shopee ng Yubaw na battery kasi nakita ko sa isang group sa Facebook yung iPhone Philippines na okay daw yung Yubaw. Okay daw yung Yubaw kasi hindi daw madaling malobat yung cellphone, sabi nila. Tapos mas maganda na yung quality. Pero syempre, nating beats the original, diba? Review doon, hindi na ganun kabilis malobat yung cellphone ko, unlike before. Pero hindi ganun katagal din. Hindi siya yung para magagarantee ko na sobrang tagal niyang malobat. Kasi, kunti lang naman po talaga yung dinagdag niya dito sa aking battery. Mga konting percentage lang naman po. Pero, ayun, maganda yung battery. Kung gusto niyo po ng magandang battery, hindi bumili ka. Joke lang. Yun nga, bumili ka kasi yung mga latest po na mga iPhone, mas maganda na po yung battery niya compared sa mga lumang model katulad nito. Gawin naman sa'yo, wala ka kasing pera kaya ganyan ka. May nagtanong sa akin na sabi niya, bakit walang Apple sticker? Yes po, wala siyang Apple sticker kasi guys, second hand lang siya. So, nagamit na talaga ng may-ari nito before yung Apple sticker. So, pag second hand, wala talagang Apple sticker unless brand yung binili mong phone. Napansin ko po mga kaibigan is 100% po pa rin talaga yung battery life ko dito sa aking iPhone. Hindi katulad dati. 100% din naman siya. Pero ito, tataka ako, ba't yung iba daw nababawasan sila ng battery life? Ito, hindi talaga nababawasan ng battery life. 100% pa rin siya. Kaya maganda yung Yubaw kung gusto nyo bumili. Yan, go check sa Shopee or sa Lazada dahil meron sila. Alam nyo, kayo, hindi kayo nanonood ng video kung hindi nyo tinatapos. Anong kayo ng tanong kung magkano yung bili ko? Eh, sinabi ko naman yun sa video. Nagbasag ang mukha ko. O sige na nga, sasabihin ko kung magkano yung bili ko ng iPhone 7 ko. 10.5 po yung bili ko. Dapat 11 yun. Binawasan na ni ate ng 500 para doon may discount. Dahil cute daw ako eh. Sabi kasi ni ate, uy, ang cute mo naman. Babawas ako ng 500 dahil sa cute, cute mo ah. Siyempre, joke lang yun. Wala nga magsasabi ng ganun, parang tanga. At yun, may nagtanong kung ilang oras ko nagagamit yung cellphone ko. Well, 2 hours ko lang po siya nagagamit. Tapos charge po ako ng charge every time na malulobat siya. Hindi naman sa sobrang malulobat. Pero nagka-charge ako, siguro, 2 to 3 times a day. Yun yung maximum. Kasi minsan hindi ko talaga siya pinupuli na madrain kasi masama yun sa battery na madrain. Tao nga eh, masama pa yung sobrang na-drain eh. Ikaw pa kayang gadget na gadget lang. Oh! Boom! Parang nangyari ang kanyang katawan. Buong yakap pa. Ang dami yung nagko-correct sa akin. Yes po, mali na po yung pagkakasabi ko. Ano po pala ang color talaga niya? Rose gold po, hindi po talaga rose pink. Ayun, maraming salamat sa mga nag-correct sa akin. Actually, hindi ko rin talaga alam kasi first time ko lang din magkaroon ng iPhone. Kaya natatawa ko pag may nagko-correct kasi ayun, maraming salamat sa pag-correct sa akin dahil hindi naman po ako butthurt sa mga ganyan dahil kailangan po natin talaga matuto, di ba? Huwag po tayong gagaya sa iba, sa mga flavor ho ng cake, ng chocolate jam na nag-i-spread ng mga fake news.
No, no, no. May tatanong, okay po ba siya pang TikTok? Yes po, sobrang okay siya pang TikTok. At na-mention na rin ng TikTok, i-follow niyo ako sa TikTok at Mark Arlison Vlogs. Shameless plug, kasi sinabi niya kung okay ba sa TikTok. Eh, may TikTok ako. Nag-join na rin ako sa kanila. Ano na nasabi niya sa buko? Maganda ka? Where si Manning Camilo? Ay, kulit talo. Dun, dun, dun. Ang laswa mo, Marvis ko po. Sa mga nagtatanong ko ng Mobile Legends review, hindi ho ako into gaming, hindi ho ako naglalaro ng mga any games na online sa Facebook kasi ano po yung patience ko eh. Hindi maayos, nabubwisit ho ako pag tatalo ako, ganun. So ayun, kung maganda ba yung iPhone 7 sa Mobile Legends, please comment below kung sino man ang naka-iPhone 7 dyan para matuto naman yung ibang tao dahil wala ako yung alam sa mga Legends na yan. Because I'm a legend. Dito na po tayo dadako sa vlog review. Titignan natin, ititest natin kung maganda nga ba talaga yung iPhone 7 na pang vlog. Ayan po mga kaibigan, may kita nyo na stabilized talaga yung video nito. Ayan, ito yung back camera niya. Ayan. At ito naman yung front camera niya guys. Ayan, sobrang stabilized niya. Tapos malinaw talaga yung kuha. Ayan no. Tsaka ito pa, ayan. Medyo mabagal yung pagkuha ko para makita nyo. Mga clips ko yan before. At meron siyang natural na kulay po. Hindi po yung parang sobrang puti, sobrang dilim. Natural na natural lang po. Ayun yung camera ko, nagbiblink. Ay hindi, nagbiblur. Hindi po nagbiblink. Ito, itatry natin siya ngayon sa madilim na lugar. Kasi medyo madilim to dahil may ring light lang ako. Diniliman ko. So, papakita natin sa inyo kung maganda pa rin ba tong cellphone na to kahit madilim. Hello po. Ako po si Budoy. Ako Unggoy. Ay, patayo. Hello guys. Ako po pala si Mark. Isa po akong malaking Unggoy. Ayan siya. Ayan. May kita niyo naman din na okay naman din siya. Ano? Tapos sumusunod siya. Hindi siya nag-glitch. Ibigan. Oh. Ito po yung ating setup. Wow. Ayan. Tingnan natin dito. Ayan o, stabilize naman siya mga kaibigan, ano. Hindi naman siya yung, ano, yung mabagal. Sumasabay siya sa motion. Yun, no? Ayan, o, yun, di ba ang ganda, ang liwanag. Tapos buhay na buhay yung color. Poti po! Naman sabi ko sa inyo, maganda ho talaga yung quality ng camera. Kasi, guys, to be honest, kaya gusto ko din mag-iPhone. Kasi maganda ho talaga yung quality ng camera niya. Aminin nyo man o hindi. Sobrang ganda talaga. Natural. Tapos, hindi siya naghahang. I mean, katulad ng ibang phone na nahawakan ko. Minsan naghahang siya. Ang tagal niya mag-open. Pero dito, sa aking cellphone, eh, okay siya. Flexi with a Y! 6 months ko na itong ginagamit, pero meron ako napansin. Siguro system update ata ito ng Apple, dahil lower na siya, model. Ewan ko lang ha, kung ako lang ba naka-experience ng ganito. Pag gumagamit ka ng phone, ng matagal na nanonood ka ng mga YouTube, minsan umiinit siya, tapos biglang sabi, iPhone need to cool down, ganyan. Nagkagaroon din ba yung sa inyo? Please comment below. Hey guys! Minsan, pag sobrang init ng battery niya, naghang siya. Alam mo yun, nagpipindot ka, hindi mo mapipindot minsan kasi naghang siya. Naapektuhan din talaga yung loob. Ang hirap lang minsan pa naghang siya. Hang talaga, as in hang na hang. Ang tip ko lang sa inyo, huwag nyo po siyang ilalagay sa rep. Kasi may iba po talaga, nilalagay ho sa rep ng cellphone para daw hindi uminit yung cellphone o para daw matanggal din init. Huwag na huwag po. Nakatayo, patay na puruhan. May nabasa kasi ako, nilagay daw niya sa rep. Ayun, nasira po yung battery niya, edi gastos na naman. Kaya ikaw, huwag mo ilalagay sa rep dahil, ano yun? Ano ba siya, ice cream? Tubig ba siya? Na pag nilagay mo sa rep, eh, magiging okay, gano'n, lalamig. Hindi ho, dahil battery siya. Kaya lang, hindi ako galit. I-explain lang ako, okay? Hindi ako galit. Freaky tona. Freaky tona. Buong yakap pa. May nabasa akong comment, na-off po ba ang shutter nito? Sadly guys, yun, hindi ho na-off yung shutter nito. Sinerge ko kung ba't hindi na-off yung shutter.
galing siyang Japan pala. Kasi po sa Japan pala, meron silang law na bawal magkuha ng mga litrato ng hindi alam ng kukuhaan mo. Yung mga stolen, bawal yun sa kanila. Hindi katulad sa Pilipinas, pwede ka mag-stolen, pwede ka mag-video, doon may law sila. So, pag yung law, hindi mo sinunod, bahala ka mag-comply. So far guys, yun lang naman po yung masishare ko sa inyo. Wala na po talaga akong gustong sabihin kasi sa loob ng 6 months, saging okay naman po yung relasyon namin nitong bago ko ngayon. Saging okay po yung relasyon namin ngayon. Sa 6 months na to, sobrang saya ko po sa kanya. At dun ko masasabi na sobrang satisfied ako sa pagmamahal na binigay niya. Parang iba naman yung sinasabi ko. Guys, please comment below your video suggestions or comment lang kayo about dito or kung ano pa yung pwede kong video na gawin sa aking channel na gusto nyo mapanood. And this is Mark Allison and always remember, just be yourself. Bye-bye at maraming salamat ulit. Freaky, freaky tone na. Freaky, freaky tone na.